Morning. Good morning, God. Ayan, good morning, Jesus. Mapagpalang. Good morning, Holy Spirit. Hallelujah. Umaga po, araw po sa inyong lahat. Araw po ng Martes. Ayan, napakaganda ng umaga, Pastor Arby. Amen. Ang ganda praise ng God. Araw. Hallelujah. Ano, nagtatanong na pala praise si Sister Anna Marie Paler kung merong morning devotion. Meron po. Ay, kasi nga po, medyo nahuli po yung ating direct set up ng ano? Si Pastor Alan Mian dahil nasabihan ko. Ayan. Glory to God, glory to Christ, Jesus. Namali po ng kanyang orasan. Amen. Praise God. Yan. Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi, to God be the glory. Tayo mga Kristiyano, tayo mga servant ng Lord, lagi tayo maging mapagbantay sa ating mga sarili. Glory. Amen. Kaya nga ako, pag yung ano, ang tawag doon yung pag prayer devotion sa 4:30. Actually, ano eh, kanina po rin ng Diyos, ang totoo, ano, late ako nakatulog, Pastor. Talaga? Alas 3:30 na kagabi, ayan, madaling araw. Patiin natin itong mga early amen birds na ito. Kailan din sa merong morning devotion, talaga I see to it na kahit mahapdi yung matakot ka sa harapan na yung tulog ko sa 3:30 ng madaling araw. Talagang naano ako sa Panginoon. Tingin ko nakatingin sa akin si Lord, kaya ay talagang super bangon ako, purihin ng Diyos. Amen. Sige, Pastor. Good morning po, Hallelujah. Assistant Marites Ignacio de los Reyes. Magandang umaga po dyan sa Malolos. Amen. Kay Pastor Alvin Clemente, magandang umaga po. Kay Sister Lala de la Cruz, magandang umaga po. Kay Sister Lenlen Leyba ng San Pedro, good morning po sa inyo. Kay Maya Villena ng MSAPA. Amen. Kay Nanay Glo ng Guyong at kay Tatay Tony Clemente. Kay Gracia Corminal Oloya, good amen morning. Kay Janjan, ayan, praise the Lord. Kay praise Sister God. Elizabeth Tan ng Valenzuela, good morning. Kay Melanie Marcelo, good morning praise po God sa inyong o, lahat. Ayan, grabe. Kay Tatay Honorato, Marites Nanay Aneta, Santos Ignacio, saka si Sister Maureen Palermo. Ayan. Marcelo family, good morning po. God bless you po sa inyong buong pamilya. Ayan, praise the Lord. Amen. Kay Akina Maki, kay Raymond Bernardo, good morning po sa inyong lahat. Kay Pastor Jay sa Tabi-Tabi Cloud. Kay amen Patrick Lagahino, botanist ng Caloocan, good morning si po Ate sa Maya Villena, magandang umaga nabati po. Ayan. Ko na. Kay Ichikong Sheng. Yes. Ichikong Bakati Sheng, City. Good morning. Ayan. Glory to praise God the Lord. Wala pinakaabang niyo kundi maging second Sunday. Good morning dyan. Magandang araw dyan sa iyo. Jeff Makaling. Ayan, si Jeff Makaling. Ayan, good Jeff morning. Jeff, sa Middle East. Good morning, sa Middle anak East ito, si Jeff good morning, Makaling. Jeff. Nanonood siya, nanonood. Amen. Pagpalaan, tapusin mo ha, para mabless ka ng Lord at ang iyong buhay dyan sa abroad. Ayan, good morning kay Beth Sulangon at sa iyong pamilya. Pagpalaan kayo, Santino family. Amen. Kay Kuya Aris Carpio, sa inyo good morning pamilya. Good morning po sa magandang inyo. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Diyos. Ating kabalae. Siya ang kaninang nag-opening prayer kanina. Amen. Kay Ate Patricia. Teresita, good. Kay Patricia Cruz Concepcion. Daneta. Amen. Praise Grace God. Marbilla, good morning po sa inyo. Sa mga Marcelo Compound. Ayan. Good morning po sa Buena Vista. Maribig Panaligan. Maribig Panaligan kay Ami Jean at kay Guangshan Jean. Ang ganda ng bati ni Sister Naomi Lino. Have a beautiful Tuesday, everyone. Ayan. Good day. Amen. God day ngayon. Pastor Herman Santino. Yes. Good morning po. Ayan. Kay Pastora Joyce Obani. Ayan. Si Anna Marie Paler. At kanina pa nag-chat-chat kung merong morning devotion. Kaya si Ami Jean ay nag-chat na sa akin from China. Kay Asher Oxendine, kay Abigail Oxendine, kay Bobby Oxendine, kay God bless you, God Annie bless Oxendine. You. Ayan. At magandang umaga at pinagpalang umaga kay Sister Leonora Meneses and 1 Million Smile ng JCTRL Tikbe. Ayan, magandang umaga. Sa ating young chairwoman, Patricia Concepcion, mamaya, meron po dito sa ganap na alas 2 ng hapon, ang youth workshop, mamayang alas 2 po ng hapon.
lahat ang kabataan po ng main church. Teresita Cruz Llaneta, magandang umaga po. Pinagpalang umaga sa pamilya, sa buhay ni Sister Evelyn Villanueva de la Cruz, sa inyo pong asawa, mga anak, manugang at mga apo. Sumainyo ang banal na Espiritu. Amen. Good morning po sa San Pedro Laguna, Sister Dindin Leyva. Praise the Lord. At kay Mama Ignas. Amen. Josie Eternal, good morning po. Ayan. Si Bel Marcelo Josie. Kanina ang nag-pray. Hindi no, niya alam kung anong gagawin niya. Opening prayer ba to? Closing prayer pala? Intercessory prayer. Praise God. Amen. At si Sister Risa Regine ang umawit kanina. Kay at si Grace Oloya. Sister Baby Obani, good morning po. Kay ang Ramiro, nag-attendless na yung taga Cavite natin. Sige po, sino si Ramiro Acosta, ayan, at ang kanyang family. Good morning, ayan. God bless po. Praise sa inyong pamilya. Lord. Amen. Ang nag-share ng Word of God kanina, first, si Pastor Alen Mien. Pangalawa, si Pastor Jason Cloud inahanap. Ayan. Hindi mahanap, no? At si Pastor Jay, Pastor Jason, no, ay, nahanap ni Admin Junilin. Baka na-rapture na, no? Oo, kaya sinalupo siya ni Pastor Boyet. Praise God. Lorena Buenaflor. Pero nandun si Ben, Marcelo Cloud, saka si Risa Regine. Sayang yung mga ganung pagkakataon yung gagamitin tayo ng Diyos. Yes, oo. Good morning din sa Hong Kong pala, sa aking anak. Anak natin sa pananampalataya to, kay Sister Donna. MV Dokto, God bless and good morning dyan, anak. Kay Donna Dokto Vicente, good morning po. Good morning din po kay kay Sister Linda Lam Ramos. Boss Carlos Lam, good morning. Ang Holy Spirit ay sumain niyo po. Good morning din po kay Sister Marikit Salazar. God bless po, Sister. Ito na ang pinaka sa lahat, pinaka sana all, no? Sana kagabi mahabol pa ng Bible Study OBS. Si ang Nanay Nelia Espeta. Ah, hindi ba nakahabol? Hindi siya makapasok. Eh, kasi puno. Thirst. Gutom na gutom ang mga kapatiran puno natin, kasi Pastor, na ng Word of God. Ako'y nabe-bless po kasi pinatutunayan lamang po ninyo na talagang nag-grow kayo. At lalo na sa buhay po ni Sister Josie Eternal. Good morning po sa coordinator ng TIGBE, Lord Sagaray, Bulacan. Binabati ko. Amen. Praise Binabati God. Binabati ko, Pastor Ruby, ang Leyva family, Versosa family, and Ignas family. Amen. Ayan. Good morning po. Nandiyan po sila sa Ignas family. Di ba si ano yan? Lain-lain Leyva ito. Si J. Si Adorna. Versosa family, ayan. Palawan. Kay G. Adorna, ayan. Sabi po ni Sister, ang ating sa good morning, watching from Hong Kong. Aba? Yes, anak, yan yan si Sister Donna Dokto. Ayan. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Robian Garcia, ayan. Praise amen, the Lord. Amen. Si Robian, ano, napaka glory to God, glory to Christ Jesus. Praise God. Mamaya po ay merong wow sa ganap na 5:30 in the afternoon. Attend po kayo. Attend po kayo mamaya. Amen. Ang ganda ho ng message mamaya. Attend po kayo. At bukas ay meron tayong midweek service sa ganap na 5:30 in the afternoon. Ang ating special edition, morning devotion on Thursday at 7 o'clock in the morning. Ang ating guest, our special guest, ay wala nang tatalot, wala nang iba, kundi ang ating banal na Espiritu. Ayan. At ang uupo, nakasama po natin sa Webes, ang ating minamahal, madiplomasya at mahinahon, ang ating pong obispo, si Pastor Ray Obani. No, pag nagbo-word of God yan, sa madaling araw, feeling ko nasa Quiapo ako eh. Grabe. No, Jenny Gregorio, maganda umaga po. Kay Marlita Golondrina, good morning din po. Pinagpalang umaga sa ating minamahal at magiting na lingkod ng Diyos, Coordinator Sister Baby Obani. Kagabi, di ba siya yung nag-closing prayer? Mm-hmm. Sa ano? Kasi kaysa niyo po ako doon habang namamalansya ako. Amen. Kay Chodor Baguel, ayan, magandang umaga po. Pinagpalang umaga sa lahat ng mga nakabukas, ang mga cellphone at mga tahanan nakikinig sa buong sambahayan ni Sister Lorena E. Buenaflor. Good morning po. Ayan. Amen. Nabati na ba si Siona? Sister Elsa de Chavez Parilla, good morning po. Si Naumili, nabati na ba ito? Opo, opo. Okay. Si Shama Mangata, good morning po, Shama. Yes. Russell, Kylie, Joshua, family ng amen, Mangada. Amen. Magandang family. Ayan, magandang family yan. Praise God. Felisa Marshall, good morning po. Every morning po when I'm in kama my pastor, work. Kama pastor, ano ba 'yan? When
am in my work, I kept watching you and listen po sa inyo, Pastor. Praise Pastor. God bless po. Amen. Keep faith po. Ayan. Kay Felisa Marshall. Magandang salamat naman po, anak. Salamat naman po. Ayan. Ang inyo pong pakikinig. Magandang po, umaga Pastor, sa Pastora, akin lipat, Shirley Sulangon. Sa inyong pamilya. Magandang magandang umaga sa iyo. G-Well, Sister G-Well, Edna Hub. Okay, G-Well. At sa iyong pamilya, at bless ka lagi ni Lord. Ipaglingkod mo, anak, Sister G-Well ang iyong buhay. At mag-asikaso kayo dyan sa JCTRL Tikbenor sa Garay, Bulacan. Kasi may plano ang Diyos sa buhay mo, no? Ayan. Praise the Lord, praise the Lord. Pinakamagandang umaga at pinagpalang lubos-lubos. Kay Mariel Deprisa de la Rosa. Pamilya, amen. Ayan, pagpalain kayo ng Diyos. Good morning, Sister Linbe May Guevan. Pastor Arnold de la Cruz, good morning. Elizabeth Tan, good morning. Napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. At siya'y walang katulad, praise the Lord. Dakilang ating Diyos. Sabi po ni Pastor Jason Marcelo Cloud, wala po, na late po ng gising, Pastora, Pastor. Ayan, aga ko natulog para po doon ako pa naka-assign. Kakahiya po sa Panginoon, sorry po. Dito sa totoo lang. Ako nga talaga, wala pa rin akong tulog. 3:30 ako nakatulog. Good morning po sa lahat ng mga pastor. Bumabati siya. Amen. Good morning po sa lahat ng mga pastor. Pastora, isa mabuhay ng umaga. Ayan. At ipagkaloob ng Diyos, ang kagalingan mawala ang lagnat kay Sister Lorena Benaflor in the name of Jesus. Healed. Praise the Lord. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yeah, at Sister Jesus. Jenny Gregorio, good morning po. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Sister Marlita Golondrina, magandang umaga po. At sumain niyo po ang biyaya ng ating Diyos. Ayan, sa Caloocan City, Nanay Juicy Joy Serda, good morning po. At sumain niyo ang masaganang biyaya at kalusugan ng ating Panginoon. At ang mahabol sa OBS kagabi, no, nagtatanong, hihintay sila, hindi sila makapasok. No, nagre-request talaga, sinisita ang mga admin. Si Nanay Ronelia Escueta, good morning po. Kay Tatay Dante Escueta, sa lahat po ng JCTRL Obrero Quezon City, proud na proud po ang aming puso sa inyo sapagkat talagang pinangahawakan niyo po ang mga salita ng ating Diyos. Kay Victorino Dimesa, magandang Amen. Umaga Tatay po. Tornet, good morning po. At kay Patrick Botanes, good morning po. Pagpalain kayo ng Marley Diyos. Rose Gubot and Amen. Jerome Gubot, good morning po sa inyong mag-asawa. God is so good. Robert Gabriel, good morning. At kay Kati Mo at kay Giselle Gabriel, pagpalain ng Diyos ang buong pamilya ninyo. Ayan. Kay Wela Bares. Ayan. Yan maganda magtanong kagabi. Yung tanong niya kagabi ni Wela, no? Yung bata Rosa. Pa yan, pero halatang halata mo, woman of God. Ayan. Kay Rosalie de la Cruz ng Ilocos Norte, yes. Good morning Sister po. Sister Rosalie de la Cruz, Sister Nena de la Cruz, Ilocos Norte, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. At ang inyong hanap buhay. Erica Alaysa Cepilio, magandang good morning din po, Pastor Herman Centino. Si Pastor Herman Centino kagabi nagtanong pag ba Monday? Di nag-reflection siya. Ayan. Ganda rin kagabi. Marites Covillo. Amen. Good morning. Sister Nanay Montes Telma, Cubillo. Mga Sir Chan. Good morning po, Nanay Telma. Binubulabog natin ang mga taga Marcelo Compound. Sister pakasal, Ann. Pakasal po. Sister Ann de la Cruz, my eye for Sunny All. Good morning sa Marilao. Alam ko, antipolo ito, Baras, Pastora Len. Sister Jenica Maglente Rocco. Pagpalain kayo na Diyos. Second Sunday po of the month. 7 o'clock in the morning sa August po. Second Sunday, atin po kayo. Para mag-meet po tayo ulit dito. Magandang umaga po, Pastor, Pastora, at sa lahat ng JCTRL people, God bless us all, sabi ni Sister Wilma Brazil, Canada, Amen. Canada and Philippine Pini. Ayan, praise the Lord. Master na master mo yon. Hiyas Bautista, Consi, ayan, si Consihal. Mimi Bautista. Amen, binabati din ni Sister Jewel at ang mga pastor. Ayan, napakabuti. Mary Joy Kawilan, good morning po. Ayan, praise the Lord. Sabi po ni Sister Bel Marcelo Claudia, hello po, Pastor, Pastora. Pakisama naman po sa prayer si Brother Ruel Cabalquinto Clave, manugang po ni Tita Carmen, pati po si Tito Bibencio, Tito Guding at Tita Antonia Marcelo.
Amen. Yan, Marcelo yan, mga puro Marcelo. Marcelo family yan. Marcelo Clown. Ang kagalingan Clown. At lakas ng Marcelo Diyos. Marcelo Clown. At himala ng ating Panginoong Jesus in Jesus' name. O si Maymay Dosel, baka hindi umabati. Ah, sa aking anak dyan, sa Tikbe. Good morning. Napakabait na bata niya. Maymay Dosel at marunong makinig yan. Pagpalain ka ng Diyos, ang iyong buhay, yung hanap buhay, at ang buong generika pagpalain ng Diyos. Amen. At yung pamilya in the name of Jesus. Hallelujah. Ayan, Marley Rose Gubot, nabati mo na. Nabati ko na, mag-asawang yes, niya, si Jerome. Oo, oh, napakasisipag niyan. Talagang walang tulugan yan. Diretso sa, pag second Sunday, diretso na yan sa main church after ng kanilang trabaho. Miss you daw po, Pastora, sabi ni Len Maglente Rocco. Bista-miss din po kayo ni Pastora Len Miel. At second Sunday po, magparamdam daw po kayo. Let's pray for Sister Linda Ramos Lam na... Normal na Lord, yung BP kagabi po, masama ang pakiramdam niya. In Jesus' name, be healed in the name of Jesus. Iwas, wag isip-isip, ano, iwas sa mga isip-isip. Sa kayong mga kain na, ano, misa-misan lang. Ako di kumakain din eh. Misa-misan lang. Si Andre Canto, blessed day po sa lahat, sabi amen, niya. Amen, amen, praise God. Ayan, magandang umaga sa choir ng Tikbe North Sagaray, JCTRL Church, Elaine Mayonte, yan ang mga nagdadala ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah. No? Mga mababait na bata yan. Nanonood yung favorite mong anak. Sino? Na bunso. Sino? Yung bunso, ang anak mo. Sino yon? Si Mikey? Oh. Oh, Mikey! Yun lang. Kasi naman ang mga anak natin, sa iyo nakakapag-kiss yan, di ba? Nakikiss ka nila, sa akin hindi. Kasi gusto ko lagi silang strong. Salamat diba? Po sa umagang pagising. Good vibes po kami ni Tatay Dante sa morning amen. Devotion. Ayan. Praise God. Mikey, buksan mo para kay sister, kay Balaing Lilian Cruz. Si Jeff... Sabihin niyo, biyayang masagana ng ating Diyos sa pong pamilya na Imperio Family. Hello, Amaris. Pakisabi kay Elaine Makaling na si Jeff Makaling ay nanunod ngayon mula sa abroad. Ayan. Praise God. At magandang umaga po. Sa ating napakabait, laging may ngiti sa labi na coordinator ng Santa Rosa, Laguna. Kay Nanay Luz Biminda Lagidaw, God bless po. At sa inyong buong pamilya. Amen. Maribik de la Cruz Balanga, Rafa Samuel Balanga, yes. Good naglalakad morning. Naglalakad na si Rafa Balanga. Ayan. Amen. Magandang umaga din kay Cecil Lucero Meneses. At kay Sister Jo Rakion, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay John Paul, Paul Matri, iginagawad ko sa iyo ang yes. kagalingan sa yes. salagnat yes, sa Lord. Pangalan ni Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Amen, ayan. Amen. Be healed in Jesus' name. Mapagpalang umaga po, Pastora Ruby at Pastor Lauro, purihin ang Diyos. Amen. Ni Nanay purihin Emily Edem Yubal. Pagpalaan po kayo ng Panginoon, palakasin po kayo, Nanay Emily, sa Tondo, Manila. At magandang umaga kay Maureen Palermo, ating KBS chairwoman. Magandang umaga po. At kay John Paul Matre, good morning sa inyo, anak. Happy, happy birthday sa ating manugang na si Kay Mien, de la Cruz Mien. Sana all, pag may mga lahat ng mga manugang ko, si Charles, si Kay, si Daisy, ay talagang sila pastorin bigay ng Diyos sa ating pamilya. No? Because our family, Mien family is not perfect. Pero nandito sila para yung amin kakulangan ay punan din po nila at pinupunan din po namin. Doris Concepcion, yes. Good morning. Gibara Rona, good morning. Love you, Kay Mien. Los Biminda. Kay MJ Magiri, ayan na. Ngayon ko lang nakita ito, si MJ. Amen. MJ Magiri, good morning dyan po sa General Trias Cavite. Praise God. Magandang umaga po kay Brother Andre Canto. Pagpalain po kayo ng ating ayan. Panginoon. Oh, sabi ni, salamat po sa Word of God kagabi, Pastor Lauro. Sabi ni Ramiro Acosta, salamat din po sapagkat ang Diyos ay patuloy po nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pinagpalang ayan. Umaga po sa ating pastor na talaga naman ito yung... Pastor, makita mo pa lang. Tindig pa lang niya, pastor na Jacob siya. Jacob na. Si Jacob, Pastor Jacob. Joel Dayan Hagdon. Praise the Lord. Amen. Kung saan, hindi man siya matinding mangaral, pero
nararamdaman yung pag-ibig mas ng Diyos. Mas malalim. At kay Pastora Emily Dayalagbon. Mas may kamandag ang attitude kaysa doon. Yes. Sa pero makamandag daw si Brother Jacob Dayalagbon. Jetty Reynan. Amen. Magandang umaga at, po. At iba yung kalusugan at lakas para po kay Pastora Emily Dayalagbon. Good morning po. Pasok tayo sa Caloocan City. Kay Sister Lisa Villarante. Good morning po, Sister Lisa Villarante at sa inyong pamilya. At magandang umaga po, Pastor. Ayan na, yung si Ira. Batiin mo. Ira de Guzman ng Cavite. Oh, sunod-sunod na yan. Kay Russell Aquites Carson ng Cebu. Kay Lenlen Bakal po ng Batangas. Oh, yung princess ng Palawan. Ang Palawan. Ang Balay Bukid, Yamang Bukid. Amen. Ang Versosa family. Amen. Mula kay Net Versosa, kay Sir Neil Versosa and Miggy Versosa. Papalang umaga tayo. Isasama ko na si Joaquin Diaz. Yes, magkakontrapelo itong dalawang Amen. Ito. Joaquin Diaz. Mbalo, talagtad ng London. Ayan. Yan, lagi ganun yan. Space Smith ng Illinois. Division. Ayan. Oh, sila, Jessica Pal ng North Carolina. Ang walang patis, Ruby Ann Knight and Kevin Knight ng Kevin Texas. Knight in heaven na ngayon. Ay, nasa Amen. Lord na siya ngayon. Si nasa Lord na siya ngayon. Nasa Lord na. Amen. Praise God. Mas mahal ko po kayo, Mama. Sabi po ni Kay de la Cruz. Okay. Ayan. Okay lang. Okay. basta ano, malamahal natin ang ating mga... Mahal na mahal mo ba mga manugang mo? Yes. Oh. Proud ka ba dyan sa tatlong yan? Oo. Oh, oh. Bakit? Eh, ano sila eh. Ano? Oo. 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 Dahil mas mababait pa po at mas masunurin pa po at mas nakikinig pa po yung mga manugang. God bless po. God bless morning po, Pastor, Pastora, at sa lahat po ng TRL. Kay Ikay, Marie Chris, Espinol, Bonales. Ay, mga manugang yeah. natin, bigay ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Praise the Lord. Amen. No? Praise God. Good morning sa ating kabalae. Ito, bigay din to ng Diyos, itong kabalae natin to. Balaing Burley Malonzo at sa iyong pamilya. Good morning. Balaing, maraming biyaya sunny, ang sumainyo at kalusugan po. Sunny, sunny all. Sunny all. Sunny all. Ayan. Amen. Sunny all. Repia family. Good morning po at kay ating Naku, Sir. 7, kay 30, Sir Sonson. 7:30 na naman, Pastor. Para umaman ang ating Sir Sonson. Tawagin natin Sir Sonson. Bakit ka bang pakinggan, Sir Sonson? Good morning po and God bless you. Good morning po. Good morning din po kay John Michael Elnas. Pinagpalang umaga sa akin BFF cousin Joy Cabral at kay Joyce Cabral. Ayan. Amen. Napakabuti po. Kay Nanay Binky sa Jonas. Good morning po dyan sa Pangasinan. Good morning po. Pastor Arby, 7:30 na naman. Ano? Bilis. Bilis ng oras. Ano? Pakabangan po ninyo, ha? Lalo na sa Webes, yung ating special edition morning devotion, Pastor Ray Obani po ang upo at makikita niyo po ang kaluwalhatian ng Diyos. Sana Amen. Po gabayan. Yes, in the name of Jesus, ang asawa po ni Edna Habjewel ay gabayan ng Diyos na yes. makarating na ligtas, maluwalhati sa pagbabalik niya sa Singapore. Pagpalain ba si, po. Ano, si Tito Joy. Asawa niya, ah, asawa niya. Alpaalis po siya, Pastor, papuntang Singapore. Babalik Amen. Na ho. Naway, gabayan po. In Jesus' name, let the divine Joy. Protection of God Amen. Move upon Amen. Him in Jesus' Praise name. Praise God. Sister Jewel, huwag mong pababayaan ng tigbe. Lagi po kayong nandoon, lagi mag-worker po kayo. Praise God. At sa ating active na nagdadalang taong manggagawa ng Diyos, Sister Graciel Magpagia at Kuya Kim, meron tayong Kuya Kim. Wala na siya sa Channel 2 at Channel 7. Nasa TRL na si Kuya Kim Pagya. God is with us. God is with us. Ayan, thank Holy you daw. Spirit thank is you. With thank us. You daw. Amen, amen. Praise God. Bago tayo umawit sa Diyos. Praise God. At sambahin natin ating Panginoon. Amen. Glory to God. Tayo po ay Hallelujah. Umawit, sumamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Pinapanalangin po namin, O Diyos, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu niyo po sa amin pong kalagitnaan. From here in the main church up to the daughter churches, we pray, Lord, stretch out niyo po, Lord, kundi man po kalabisan ang iyong kalakasan, ang iyong himala sa lahat na nakabukas ang cellphone, nakikiisa, at mga naghahanap sa iyo, O Diyos. Lord, i-bless mo po ang magandang umagang ito. Lord, linisin mo po kami ng banal na dugo mo, Jesus, yes, sa aming God. Puso.
At tanya mo po lahat ng mamumutawi sa aming labi ay mga pawang katotohanan at salita mo lamang na nais mong banggitin at sabihin at ipaalala sa amin ang mensahe mo, O Diyos, sa aming lahat sa umagang ito. Yes, Lord God. Yes. Pagpalain mo po, Lord. Lord, sinasamo po namin ang aming kapatid, si Sister Ruby Ann Cantiga Knights. Mag-isa lamang po siya sa sitwasyon sa lugar po ng Texas, USA. Pinadama mo po, Lord, ang masaganang biyaya sa kanyang buhay bilang isang lingkod mo. Hindi naman po siya nagkulang at nagsikap na magtapat sa inyo. Sa oras na ito, Lord, nasa piling mo po ang kanyang asawa, ang aming samot dalangin, O Diyos, sa kanyang pag-iisa sa lugar na iyon. Huwag mo pong hayaan na siya ay maagrabyado ni Numan. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na siya ay mapagsamantalahan ng sino man ang aming dalangin, Lord. Sabi mo, Lord, sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Lord, we pray. Covered her, Lord, with your double portion of your anointing, with your mighty blood, Lord Jesus. Strengthen her and empower her in Jesus' name. Lord, kayo lagi ang magsasalita, maririnig at makikita sa bawat pag-uusap sa lugar po ng Texas, USA, sa buhay ni Ruby Ann Knights. Lord, we pray po na sumakan niya ang masaganang biyaya na buhat sa inyo. Lord, sinasamo po namin sa panalangin ang aming pong kababaryo, si Brother Danny Hernandez na mayroong stage 4 cancer. Lord, we do nothing is impossible. Iligtas niyo po ang kanyang kaluluwa. Tanggapin ka, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas at dakilang manunubos at manggagamot ng aming buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kagalingan ni Gerardo Salazar. Siya po ay tatay ni Marikit Salazar. Lord, pagpalain yes, Lord. Po niyo at ibangon nawa sa banig ng karamdaman. Amen. Jesus. Hallelujah. Name. Sabi po sa Psalms 85, verse 5. Awit 85, verse 5. Mapagpatawad ka at napakabuti mo, O Diyos, sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Sabi mo rin po, O Diyos, sa Awit 107, hallelujah, Awit 107, praise God, verse 1, o magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ati pong sambahin ang ating Diyos kay buti-buti ng ating Panginoon. Di niya tayo iniiwan, di niya tayo pinababayaan. I feel the power of the Holy Spirit in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Sabay-sabay po tayo. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad. Yes, Lord. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. For the last time, everybody. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti praise po, napakabuti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pastor, take it away. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At kayo po ay patuloy kong inaanyayahan na magbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Ayan. Ang ating pong paksa ay pinamagatan po nating remain in the goodness of God. Wow, ang ganda naman yan. Manatili sa kabutihan ng ating Panginoon. Remain in the goodness. Oo, alam niyo po, alam mo Pastora Ruby, kapag po naintindihan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, huwag na po tayong bibitaw. Amen. Manatili na po tayo sa kabutihan ng Diyos kasi ang Diyos po talagang napakabuti niya sa bawat praise araw, sa bawat sitwasyon, sa bawat yes! pinagdadaanan Amen. Natin sa buhay, ang Amen. Diyos agree, ay napakabuti. Agree. At alam mo kung bakit napakabuti ng Diyos? Kasi tayong mga walang relasyon sa Diyos, tayong hindi kinikilala ng Diyos noon, dahil sa mabuting balita, tayo po ay kinikilala ng Diyos. Amen, amen. Kaya mga kapatid, dapat po tayong manatili. So, ano po ba yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin bilang mga hintil? Tatandaan po natin, ang tanging bayan na kinikilala lamang ng Diyos Israel. Sa mundong ito ay walang iba kundi ang bansang Israel. Amen. Sa Old Testament, ito lamang yung bansa na tinawag, kinilala ng Panginoon at sa kanila nagpahayag ang Diyos at sa kanila ibinigay ang kautusan ng Diyos sapagkat ang layunin ng Panginoon sa pamagitan ng bansang Israel ay maipakalat sa buong mundo ang kabutihan ng Panginoon. Praise God. Pero ang nakalulungkot, nagkaroon po ng kabiguan ang bansang Israel para ipakilala ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos na ito sa lahat ng lahi sa mundong ito. Amen. Pero sa kanilang kabiguan na magampanan ang kanilang plano, ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makatikim. Hallelujah. Makatikim ng biyaya. Ganyan ng kabutihan ng Panginoon. Kaya ito po ang pag-uusapan po natin. Paano Amen. Po nating natikman ang kabutihan ng Hallelujah. Diyos na dapat po tayong manatili dito. Amen. Ayan. Amen. Nakaka-relate na po ba kayo mga kapatid? Yes. Okay, alamin po natin. Paano tayong nakatikim? Sabi ko nakatikim, Pastora Rumi. Nakatikim kasi pag natikman mo ang isang bagay, isang pagkaing napakasarap, ay babalik-balikan mo. Oh, yes. At hindi mo siya makakalimutan kahit malayo ka na. Kung tawagin yung first impression last. Kaya kung may mga taong nakatikim ng isang masarap na pagkain sa isang restaurant, yes. binabalik-balikan at kumari nga, doon na lang siya mamalagi. Mm-hmm. Ganun din po ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, pinatikim sa atin itong kabutihan ng Amen. Diyos. Ito. Kaya manatili po tayo dito mga Amen. Kapatid. Nakalulungkot kasi may mga Kristiyano na napakadaling iwanan ang kabutihan ng Diyos eh. Ay hindi nila alam eh, nakatikim lang tayo ng biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Okay, basahin natin sandali. Buksan po ninyo ang inyong banal na kasulatan sa Romans chapter 11. Romans 11. Umpisa natin sa verse 11. Hanggang sa mga sumusunod. Praise God. Okay. Romans 11, verse 11. To the following. Medyo mahaba-haba ito, pero para mabuo natin hindi ang kwento. Hindi na bale, basta't ang mahalaga, salita ng Diyos, kahit mahaba yan. Okay, sabi dito, ito naman ang tanong ko ngayon.
ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwan? Hindi sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Nakatikim. Ano ba yung natikman natin sa biyaya ng Diyos? Kabutihan, kaligtasan, mga kapatid. Amen. Yung kawalan ng pananampalataya ng bansang Israel kay Jesus Christ as the Messiah, doon tayo nakatikim ng biyaya ng kaligtasan. Tuloy, ngayon kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, tayo yun. Gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Hallelujah. Ayan. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Ito, sa tayo yan, sabi tayo ni Pablo, kinakausap niya tayo dito. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng mga patay. Uh-huh. Kaya ko po sinasabi, Pastor Rubing, manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. Kasi yung pagmamatigas, yung hindi pagsampalataya ng mga Hudyo kay Jesus Christ, ang Diyos po ang may gawa nun eh. Pinatigas po ng Diyos ang kalooban ng mga Hudyo na itakwil itong si Jesus Christ para makatikim tayo ng biyaya ng kabutihan ng Diyos. Amen. At yun ay ang kaligtasan. Hallelujah. Kaya sabi nga dito sa verse 15, kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap, ay muli pala silang tatanggapin. Amen. Pastor, kaya kung pag sila'y muling tinanggap ng Diyos, yung bansang Israel, at ikaw na nakatikim ng biyaya at kabutihan ng Diyos, ay lumayas ka. Tumalikod ka sa pananampalatayang nagpatikim sa iyo ng biyaya. Pag naibalik na ng Diyos ang bansang Israel, sa kanilang katigasan ng ulo, kawawa ka. Hallelujah. Nakatikim ka na, nilayasan mo pa. Cyril ah. Pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng mga patay. Amen. Ayan. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Verse 17. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga na olibong ligaw. Ligaw pala. Tayo pala ay mga ligaw na olibo. Walang dapat talaga pag malaki. Oo. Ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng puno. Yung punong olibo ay pinutol yung ilang sanga. Hindi lahat ng sanga, ilang sanga pinutol. At nung pinutol yung ilang sangang iyon, tayo naman mga hintil na idugtong doon sa mga pinagputulang sangang iyon. Hallelujah. Sabi dito, kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga na olibong ligaw, idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Nung idinugtong tayo doon sa punong olibo bilang ligaw na sanga, pagdaloy nung dagta mula sa puno, nakakapakinabang tayo. Tayo mga ligaw na punong olibo. Ayan. Huwag kang magmalaki. Yon. Verse 18. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Kaya tayo po nakatikim ng biyaya ng Panginoon eh. Dahil yung Espiritu ng Diyos dumadaloy mula sa puno. Amen. Dumadaloy patungo sa sanga. At tayong ligaw na sanga nakatikim
ng kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya manatili ka na dyan. Praise God. Eh, minsan kasi kunting problema lang, nilalayasan mo ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil sa hindi sila sumampalataya. Hallelujah. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Mm-hmm. Kaya't huwag kang magmalaki sa halip. Hallelujah. Ay matakot ka. Oh, yes. Matakot ka pag napahiwalay ka. Dahil pag napahiwalay ka, nako, sa kangkungan ka pupulutin. Okay. Verse 22. Sabi dito, verse 21. Sapagkat kung ang tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Purihin ang Diyos din mga say. Sayang, kaya, napapakinggan mo ba? Nakatikil lang tayo ng habag ng Diyos. Nakatikil lang tayo ng grasya ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos. Huwag mong ipagmalaking Kristiyano ka. Amen. Na kahit wala ka na sa church, sasabihin mo, ligtas ka pa. Ano ka ba? Hallelujah. Walang dapat magmalaki pa. Dito'y, verse 22 na tayo, dito'y makikita natin, dito nakikita natin ang kabutihan, yes, at kabagsikan, hallelujah, ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya. Kaya pag ikaw ay, kaya tayo po, Pastora Ruby, nakatikim ng kabutihan ng Diyos because of our faith. Kaya kung ang pananampalatayang ito ay babaliwalain mo, tatalikuran mo dahil sa mga alok ng mundo, ay makakaranas ka ng bagsik ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo. Amen. Kung, may isa pa subali, Pastor Arby. No. Subalit, mabuti siya sa inyo kung nananatili kayo sa kanyang kabutihan. Amen. Remain in the goodness, praise of God. Hallelujah. Amen po. Amen. Ayan. Kung hindi kayo may puputulin din. Hallelujah. Kaya pag ikaw po ay nakasumpo na, nasa church ka na, nasa gawain ka na ng Panginoon, huwag na huwag mong iisiping mapalayo ka. Huwag mong ipagmalaki, huwag mong ipagyabang yung hanap buhay mo, yung trabaho magagawa, mo, yung magagawa mo. Huwag mong ipagmalaki yan sa Diyos. Dahil yung mga Hudyo na hindi sumampalataya, hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw panghintil ka lang. Ayan, grabe. Sabi dito, mabuti siya sa inyo kung nananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli, amen, sa puno kung sila ay sasampalataya. Yung hindi pagsampalataya ng mga Hudyo kay Jesus Christ, gawa ng Diyos yun. Gawa ng Diyos yun. Dahil sa gawa yun ng Diyos, aalisin yung katigasan nilang ulo at sila'y panunumbalikin kung ang mga hintil na ito ay hindi mananatili sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kung ikaw na sangang galing sa ulibong ligaw ay naidugtong sa tunay na ulibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. Grabe ang biyaya ng Panginoon. Bakit ko ito tinalakay? Kasi maraming Kristiyano kasi parang andali nilang magsawa. Dali lang magsawa sa paglilingkod sa Diyos, pag-attend sa gawain ng Panginoon, at pinagmamalakihan ang Diyos kasi iniiwanan nilang gawain ng Panginoon kasi may alok ng magandang pagkakakitaan, mas mahal nilang asawa nila kaysa sa Panginoon. Pastor, pwede ba nating isingit mo na isang tanong? Baka tumaas eh. Meron ba? May tanong ba? Opo. Sabi po ni Sister Binky sa Honas, kasi mahirap mag-backread, paano po yung mga Kristiyano na pero may nagawang pagkakamali po, patatawarin pa po ba sila ng Diyos? Pagka po sila ay nagkamali at sila'y humingi ng tawad at manatili sa grasya at kabutihan ng Diyos, ang Diyos po ay napakabuti. Ang masama, kahit wala kang ginawang kasalanan, pero iniwanan mo ang gawain ng Panginoon, iniwanan mo, tinalikuran mo ang Diyos dahil sa mga bagay sa sandibutang ito, ayun ang masama.
Pero kung nagkasala ka at nag-iisip na gusto mong manatili sa gawain ng Panginoon, patatawarin ka ng Diyos. Kasi nobody's perfect naman, mga kapatid. Yes. At yan, sabi nga nila lahat ng mga nagko-comment, manatili sa kabutihan ng Diyos, manatili. Okay, go ahead, Pastor. Ayan, okay. Now, paano tayong naidugtong? Ano yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin? Pinagmatigas ng Diyos ang ilang mga Hudyo sa panahon ni Jesus Christ upang tayo mga hintil na walang relasyon sa Diyos ay magkaroon ng relasyon. Kaya nga, pag binasa po natin ang Ephesians chapter 2, verse 11, ito yung kalalagayan ng mga hintil sa lumang tipan. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 11, ito po ang ating mababasa. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Amen. Amen. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at dituli ang tawag sa inyo na mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Verse 12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa, walang Diyos, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alita ng paghihiwalay sa atin. Pinawalambisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na makipag-isa sa kanya at sa gayon magkaroon ng kapayapaan. Amen. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagkasundo sa iisang katawan. Ay, grabe ito. Iyon ang biyaya ng Panginoon. Amen. Now, paano tayo nakalasap ng kabutihan ng Diyos? Nagbigay si Pablo ng illustration, isang punong olibo at isang punong olibong ligaw. Yung ilang sanga ng punong olibo, pinutol sa katigasan ng kanilang ulo. At ang nagpatigas naman ng ulo ay ang Diyos pa rin. Amen. Hallelujah. Yung sanga ng punong, yung isang punong olibong ligaw, yung ilang sanga doon, idinugtong dito. Nung naidugtong ka dyan, sa pamagitan ng Jesucristo, dumadaloy yung biyaya ng Diyos mula sa ugat ng puno, dumadaloy sa sanga. Kaya tayo po nakakatikim ng kabutihan, ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At yung pagkakadugtong na iyon, manatili tayo doon. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya natin kay Jesus Christ ay panatilihin natin sa buhay natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Amen. Otherwise, kung ikaw ay hihiwalay, tatalikod, yung mga sangang ulibo na pinutol ay muling ibabalik yun. Nga, pag naibalik yun ni Lord, saan ka na ngayon pupunta? Bagay, ano ngayon paglalagyan mo? Dihiwalay ka ulit. Itsipwera ka na. Itsipwera ka na ulit. Darating ang panahon. Kaya ito ho, sa verse 28, ito ang sinasabi ni Pablo. Actually, sabi doon sa verse 25, mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Hallelujah. Ang pagmamataas ng Israel ay ng bayang Israel. Ang pagmamatigas ng Israel ay isa lamang, ay isang bahagi lamang, hindi buo. Bahagi lang, sanga lamang. No. Hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Ay, may hinihintay palang bilang. Okay. Sa verse 28, verse 26, sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasabaan sa lahi ni Jacob at ito ang gagawin kong kasunduan namin.
kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Ang Diyos din palang magpapawi. Kasi si Lord ang nagbigay ng katigasan ng ulo sa kanila para lamang tayo mga hintil nakasingit. Amen. Makapasok sa kabutihan, sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Verse 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ay nakinabang. Praise God. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Mga kapatid, as far as the gospel is concerned, nakatikim tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen. But as far as the covenant promise of God in Israel, mahal pa rin sila ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong magmalaki. Pastora Ruby, dito ko tatapusin ang aking pagbabahagi. Kaya pala tayo nakatikim ng grasya, kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay napabilang sa isang iglesia, napabilang sa isang denominasyon, kaya po tayo na idudugtong bilang sangang ulibo, sa punong ulibo na ang tinutukoy ay Israel, dahil sa magandang balita ng ating Panginoon. Through the gospel about Jesus Christ, pag napakinggan mo ito, naunawaan mo ito, at nabaptize ka, doon ka po napapabilang sa pagkakadugtong sa puno ng sanga ng ulibo. As far as the gospel is concerned, doon po tayo nakakapasok. Kasi po, maliban doon sa gospel, yun ang tanging paraan ng Diyos para tayo ay mapabilang kilalanin ng Diyos na mga tinuturing na bayan, spiritual Israel. Hindi po paraan ng isang church, ng isang denominasyon, gagawa siya ng doktrina at siya ay gagawa ng anumang mga aral para lamang masabing sila ay church, sila ay Kristiyano. Ang tanging paraan po, sabi sa verse 28, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang gospel, sila'y naging kaaway ng Diyos. Kaya pala ito si Jesus, nung siya'y muling nabuhay na at aakyat na sa langit, ito ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, go into all the world, preach the good news to everyone, whosoever believes and is baptized shall be saved. Whosoever does not believe shall be condemned. Yes. Kaya yung mga Hudyo na hindi sumampalataya sa mabuting balita, may condemnation. At yung mga hintil naman na dapat mapakinggan yung gospel at hindi sinampalatayanan, siya po ay may condemnation din. Kaya mga kapatid, kung hindi nyo pa napapakinggan ang gospel of salvation na siyang nagiging biyaya sa ating mga hintil, yes, pumunta po kayo dito sa Katmon, i-share po amen sa inyo. Amen. Yan lamang po mga kapatid, naway pagpalain tayo ng poong si may Sister kapal. Beth, Sulangon ay nasa Santa Maria, Bulacan sa Palengke po. At pa-bless po dito po sa Palengke, nanonood po from Nestor Demante. Ayan. Ito yung sa grocery. Yung si Nestor Demante, sa lahat po ng inyong kasama dyan, staff, manggagawa, pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong pong negosyong grocery, sa iyong pong mga bossing, pagpalain po ng Diyos. Sabi po ni Sister Beth, wala pong salamat relihiyon na magdudugtong. Amen. Wala po, yung relihiyon po hindi po siya sanga ng ligo lang ng ulibong ligaw para idugtong doon sa punong ulibo. Ano nga, hindi man to connected diyan. Okay. Baka kasi tumaas na naman yung mahirapan tayo mag-backread. Tanong po ni Sister Linda Ramos Lam, yun daw sikreto po ba ng mag-asawa sa mga anak para lang wala ng problema? Ay nagkakasala po ba ang yung mag-asawa sa pamilya? Eh, Diyos po ang nakakaalam. Mga sikreto. Halimbawa, tayo mag-asawa, may mga anak tayo. Para walang gulo, hindi na lang natin ipinapaalam sa mga anak yung problema. Eh,
Yan ba'y nagkakasala tayo? Ay, hindi po. Kasi ang purpose po kasi dito, ang layunin po natin, ay hindi magkagulo yung ating mga anak. Tama po yun kasi ito sa matter of balancing. Binabalansi mo ang pamilya mo para kasi kuminsan may mga katulad ni Jacob. Kaya si Jacob po, kaya pinag-initan po itong si Joseph. Kasi po, halatang halata naman na favorite ni Jacob itong si Joseph. Kaya pinag-initan mga kapatid. Kaya biblically speaking, kinakailangan maramdaman ng ating mga anak na pantay-pantay yung ating tingin sa kanila. At kung meron man silang napapansin na tila baga ano, papaliwanagan natin sa mahinahong pamamaraan, yes, para maipaunawa natin sa kanila na wala tayong pinipili o wala tayong itinatangi. Amen. Ang tanong po, nasagot na po, Sister Linda. Ang tanong po ni Sister Josie Ternal, Pastor, paano po kaya kung yung mga Israelita ay tumugon naman po agad sa salita ng Diyos? Uh-huh. Paano po kaya ang mga Hentil? Maliligtas pa rin po ba tayo? Naka-prophesy na po kasi. Naka-prophesy na, Pastor. Na bago pa mangyari yung... itong Israel po, siya po ay itinuturing na punong ulibo sa Old Testament in Jeremiah chapter 11 verse 16 to 17. Jeremiah. Siya po yung sa Old Testament ang Israel, ang bayang Israel ay tinuturing pinahalintulad sa punong ulibo. Ngayon po, naka-prophesy na po 'yon dahil talagang may plano na ang Diyos na ang mga Hintil ay magkaroon po, makapasok din sa kaligtasan. Kaya nung dumating po si Jesus Christ, hindi po nila tinanggap, hindi po nila pinanampalatayanan. Naniniwala sila sa misayang darating. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Ang problema, nung naroon na si Jesus Christ, kaharap na nila, hindi na nila matanggap na si Christ, na si Jesus, yun na pala ang Messiah. Uh-huh. Kaya hindi sila sumampalataya. Ano ang ebidensya na sila hindi sumampalataya? Ipinapako nila sa krus si Jesus. Kaya yun ang rejection. At yung pangyayaring iyon, bahagi iyon sa plano ng Diyos ng kanilang paghindi pagsampalataya, tayo mga Hintil ay magkaroon ng pagkakataon na sumampalataya kay Jesus Christ. At yung sasampalataya natin kay Jesus Christ, yung po yung gospel, yung po yung mabuting balita. Kaya pag sumampalataya ka po doon, doon ka po mapapabilang para ikaw ay maidugtong makaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po ang paraan, ang pagdudugtong po doon sa ulibong sanga na pinutol, ang para maidugtong po tayo doon, yung gospel po ang paraan ng Diyos para mapabilang tayo. Amen. Hindi po yung magtatayo ka ng sarili mong relihiyon, denominasyon, at sasabihin mong kayo ang spiritual Israel. Hindi po. Yung gospel po. Ang sikreto po yung gospel, ang pamantayan ng Diyos. Ayan. Pastor, di ba, dito lang sa Romans 11, verse 18, nakakagising ng gusto to eh. Oo. Hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Huwag mo ipagmalaki ang laki ng relihiyon nyo. Kasi hindi yun ang paraan ng Diyos para maidugtong ka sa sanga ng punong ulibo, yung gospel ang makarating, maunawaan mo, mapakinggan mo. Kasi yung po ang nagdudugtong. As far as the gospel is concerned, tayong mga Hintil nakatikim ng kabutihan ng Diyos. But as far as the covenant promise of God is concerned, ang Israel, kahit sila ay naging matigas ang ulo't hindi nila tinanggap si Kristo, kapag ikaw ay binaliwala mo yung biyayang iyon, yes, tumalikod hallelujah ka, iniwanan mo, nanghina ka, tulupay-pay ka, kung ano-ano ang pinagagawa mo, may palipat-lipat ka pang nalalaman. Kapag binalik na ni Lord yung mga sangang ulibong pinutol dahil hindi ka na natili, sila ay muling ibabalik. Pag naibalik na sila, wala na, tapos na ang laban. Ito ang maganda. Kahit papano, nakatikim tayo mga Hintil ng biyaya ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Pastor Jason Cloud, we need to hear the good news
of Christ para maidugtong tayo sa kabutihan ng Diyos. O dito po, pinag-ingaral po dito ang gospel. Kung gusto po, umaten po kayo, i-share ko po sa inyo. At ang pag-share po, ang gospel po, hindi po yan doktrinal na magbabalangkas ka ng maraming mga aral para doktrinahan ka. Hindi po. The gospel is the way of God on how the sinner can save. Amen. Sabi po ni Pastor Tony Panaligan, grabe, grabe pala talaga. Hallelujah. Biglang nawala. Ayan. Sabi po ni Pastor Tony, ya, hanapin natin dito sa kabila. Grabe pala talaga ang ginawa ni Lord sa ating mga hentil. Kaya naman dapat din natin baliwalain ang ating kaligtasan. Dahil buhay ni Jesus ang inanay para lang makabahagi tayo sa kabutihan ng Diyos. Kaya pag naintindihan mo ito, Pastora Ruby, hindi mo ipagpapalit yung biyaya na ipinatikim sa atin sa alok ng mundong ito para mapahiwalay ka sa Panginoon. Hallelujah. Hindi kayang, kaya ko po ito tinatalakay kasi marami pong Kristiyanong napakadali. Napakinggan ang gospel ngayong linggo. Bukas makalawa, nasa mundo na naman. Oh, purihin ang Diyos. Diyos ko, pinatikim ka lang. Kumbaga sa restaurant, Pastora Ruby, naisama ka lang, nailibri ka lang, nakatikim ka. Tapos di ka malang nagpasalamat, di ka malang ako pambihira. Di mo malaman pinahalagahan, no? At ang sabi po ni Sister Elizabeth Tan, amen, siyang tunay, wala po tayo may pagmamalaki. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos. Amen, Pastor. Ito, lilinawin ko po. Ang gospel po, pag hindi nyo po alam ang gospel, kasi maraming Kristiyano, Pastora Ruby, ngayon, mga assuming Christian, mga pretending Christian. Ay, Kristiyano na ako. Ay, bakit? Kasi meron na akong inaatinan, meron na akong isang church na inaatinan. Eh, ano ba ang doktrina? Ano ba ang kaligtasan niyan? Oh. Ang kaligtasan po na tinutukoy, gospel po, there is only one message that can save the sinner. And that is the good news, that is the gospel about Jesus Christ. Yes, Jesus Christ is our Savior. But the gospel, yun po ang message na magliligtas sa atin. Dahil yung gospel, yun po yung ginawa ni Kristo para tayo ay maligtas. Hindi po sapat, hindi enough na sabihin mo, I believe in Christ and I receive in my heart as Lord and my Savior. Wala po tayong mababasang ganon. Hindi po yun ang paraan ng pagliligtas. Ang paraan po ng pagliligtas ng Diyos ay ang gospel. Sabi po ni Pablo sa kanyang sulat, Romans chapter 1, verse 16, Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Una, ng mga Hudyo. Pangalawa, sa mga Hintil. Hallelujah. Only the gospel. Yes. The gospel ay gawa ito ni Jesus na iyon ang magliligtas. Amen. Sabi po ni Pastora Annie Oxendine, tanong niya, inalintulad niyo po, Pastor, yung babalik-balikan yung isang pagkain kapag nasarapan. Ibig po bang sabihin sa spiritual na kaloob, kaya hindi binalikan na walang espiritu, kaya hindi hinahanap ang mga bagay na espiritual? Oo. Kasi nga ang pinagmamalaki yung kanyang denominasyon na kinabibilangan. Oo. So nakakalungkot kasi there is only one message. Sabi ni Lord, go into all the world and preach the gospel. Whosoever believes and is baptized shall be saved. Whosoever does not believe shall be condemned. Ang tanong, paano po yung mga hintil na hindi makakapakinig ng mabuting balita? Paano naman sila, Pastora Ruby? Ay, hindi naman po kasi lahat ng hintil maliligtas eh. Kasi meron lang ilang punong sanga ng olibo na naputol. Hindi naman kinalbo yung puno ng olibo eh. Para makapasok lahat ng mga lahi ng hintil. May ilang puno ng olibo. May ilang sanga ng olibo na pinutol. Ito yung sa panahon ni Jesus Christ. Kaya tinanggal sila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalatay kay Jesus Christ. Tayong mga hintil na nakapakinig, ulitin ko ho, na nakapakinig ng good news about Jesus Christ, doon tayo nakapasok sa biyaya ng kaligtasan. Biyayang taglay. Yes. Praise God. O sabi sa verse 28, di ba? Yung sabi sa verse 28.
sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Oh. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Kaya iyong sanga ho, may ilang sanga na naputol doon sa puno ng ulibo na kaya naputol dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa mabuting balita. At tayo naman sumampalataya sa mabuting balita, doon naman tayo na idugtong. Diba? Biyaya talaga ng Diyos. Oo, kaya dapat sa iyo, dapat sa atin, alamin natin, paano ba akong naidudugtong doon sa puno ng ulibo na naputulan, naputol yung ilang sanga? Through the gospel. Tingnan niyo ha, verse 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Hallelujah. Darating din ang panahon na ibabalik sila. Kaya sa pagbabalik sila, dapat ikaw na natili na sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sabi po ni Sister Baby Ubali, amen. Thanks to God. Kahit po di natin nakita si Jesus Christ, di man natin siya nakita ng face to face, tinanggap tayo ng buong puso ng Diyos. Huwag na po tayong bibitaw sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, tanong naman dito ni Sister Jewel. Pastor, paano naman kung nakinig ka na ng mabuting balita tapos binilikan pa din yung gawain niya dati? Ay, wala ka pong kaligtasan, wala ka pong pag-asa. Kasi ang naidudugtong lang, kasi ganito po yon. Iyong mabuting balita kaya ipinapangaral at iyong gustong ipangaral ng Panginoon sa buong daigdig para iyong mga hintil na makakapakinig ay mapasama doon sa, maidugtong doon sa sangang pinutol. Ay kung ikay nakinig ka tapos binaliwala mo, di parang hindi ka na idugtong. Patua, nananatili kang sanga ng ulibong ligaw. Ganun po yun. Hallelujah. Ang tanong po ni Sister Linda Ramos Lam, ilan taon po ba ang isang tao para makapakinig at mabautismohan? Ay, basta ho, basta pumunta lang po sila dito sa church. Pag may schedule. Pag may schedule, pupunta po kayo dito. Kahit, pag-tsatsagan ko kayo, ipaliwanag sa inyong gospel. Amen. Kumbaga, basta't may pang-unawa na nakaka-unawa. Kasi hindi lahat na makakapakinig tatanggap eh. Yes. Sabi ng Mark 16, 15 to 16, go into all the world and preach the gospel to everyone. Sa lahat, walang pinipili. Whosoever believes and is baptized shall be saved. Whosoever does not believe, ay meron din palang hindi mananampalataya. Amen. Ang tanong, shall be condemned. Ayan. Ang tanong ni Sister Josie Ternal, Pastor, bakit nga po hindi nila ipinahayag ang gospel sa kanilang nasasakupan kung sila po talaga yung mga lingkod ng Diyos? Alam ko po kasi ang salita ng Diyos ay ikinakalat. Pero bakit sila po ay mga tagapagturo lang nila at nakakalam, isa lang naman po ang turo sa Biblia, bakit po ganun sila? Ay biyaya din po ng Diyos dahil sa biyaya. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung gospel na inireveal kay Paul ay na-reveal din ni Lord sa atin ngayon. Amen. Biyaya po ng Diyos. Kaya ako po, no, ako po ay tinawag ng Panginoon to preach the good news about salvation, ay wala pong ipinangako ang Diyos sa akin. Tumugon po ako na hindi walang pinangako. Pero sa kabutihan ng Panginoon, dahil ako'y tumugon sa panawagan na ito ng Diyos, ay nakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa aming buhay. Sabi po ni Brother Balando Servito Nilcar, ang pinakamatugumpay na biyaya ni Kristo, tubos niya sa krus ng ating mga kasalanan. Pero di nangangahulugan na tayo ay iligtas na sa kasalanan kung hindi tayo ay kailangang malakas na ugnayan, tiwala at buong pag-ibig sa ating Diyos. Oo. Amen. Nga, ang dapat maintindihan mo natin kung paano tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Baka mamaya, pag-ibig, manatili tayo, tapat tayo, pero hindi naman pala tayo nakaugnay, baliwalay. Dapat muna, maintindihan mo kung paano kang maiugnay at doon mo ipaglaban. Amen. Iyon. Pero kung hindi mo naman alam kung paano kang naidugtong at sabi mo lang na sige, mahalit tayo, magpakatatag tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Panginoon, ay assuming tayo doon. Yung pong palang tanong kanina, kung anong edad, kung anong taon. As long as na, halimbawa, 7 years old, may muwang na, 19 din na tama't mali,
tapos yung pamilya ay Kristiyano na rin, okay lang po yon. Pero kung ang pamilya ay hindi po born again, tapos wala, under custody pa yung mga anak, wala po pa silang kakayahang magdesisyon sa sarili, pagbabawalan pa yon. Pero ang isang tao, halimbawa ang edad na ho ay 18 years old na, at hindi man born again ang mga mahal sa buhay, may sarili na po siyang desisyon, kaya niya nang ipaglaban. Sabi ni Sister Jessica Palt, ang galing talaga ni Lord. Pinutol niya kahit na yung mga tao na itinuturing niyang kalahi, parang lamang niya tayo maiupong. Salamat sa Lord. Tanong ko po, Pastor, paano po yung dalawa kong anak ko, di na po sila maliligtas? Alam niyo po, mga kapatid, nakakalungkot man isipin, kasi ang uusapan dito, manatili. Manatili ka sa kabutihan ng Diyos. Ay tinalikuran nyo ang kabutihan ng Diyos at hinarap ninyo ang kamunduhan sa buhay, ano naman ang maipapangako ng Diyos sa atin? Tayo po ay naliligtas o maliligtas kung tayo po ay nananatili sa pananampalataya. Amen. Kasi kadalasan, Pastor, ang pinangahawakan ng mga Christian, kasi ang ating Diyos, umakunga tulang kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay maunawain. Alalahanin mo, nasingit lang po yung ilan sa atin. Amen. O, tingnan nyo ho, ang paglalarawan ni Pablo. Yung puno ng olibo, naputol yung ilang sanga. Mm. At yung ilang sangang iyon, ay yung na, pumutol din siya ng mga ilang sangang ligaw na olibo para idugtong doon. Ngayon, ang importanteng maintindihan natin dito, paano ako naidugtong bilang isang mula sa isang sanga ng ulibo? Gospel ho, good news ho ang nagdudugtong. Kung napakinggan mo na ito at sinampalatayanan mo at nabautismuan ka na at wala ka na sa church at ang kamunduhan ang hinarap mo, paano masasabing ano? Kaya sabi ni Pablo, manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. No matter what happened, ano man ang alok ng mundo, manatili ka. Amen. Ano man ang hirap na pinagdadaanan mo, manatili ka kasi nakatikim lang tayo ng biyaya ng kabutihan ng Diyos. Kaya tinawag na habag ng Diyos na. Dahil ko ang pagmamahal ng Diyos sa Israel, kahit naputol ilang sanga, nandun pa rin pagmamahal noon ay tayo. Tayo, ano ang aasahan natin kung hindi tayo mananatili? Kaya huwag natin pagmalakihan ang Diyos. Sabi nga ni huwag kayo maniwala na ang Diyos hindi hahatulan ang tao dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang pag-ibig. Binigyan na tayo ng panahon na maligtas. Yes. Pero kung ang panahon na ito sasayangin natin, may paglalagyan tayo. Sabi nga ni Brother Ramiro, ang manatili sa biyaya ng Diyos ay sadyang masarap, kaya po nananatili tayo. Dito lang ako, Pastor, sa Romans 11 verse 22, yung laging pinangahawakan na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, kaya hindi siya papayag na ako'y masaktan. Eto po, sa Romans 11 verse 22, dito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabaksikan niya. Babaksik siya sa mga hindi nananalig sa kanya. Subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Yan. Oh. Diba? Kumbaga, ang ating Panginoon, talaga nga, siya yung Diyos ng katarungan eh. Hindi po pagtatatag ng isang relihiyon at isang denominasyon para tayo maiugpong doon sa sangang ulibo. Hindi po tayo, hindi ganun po ang paraan ng Diyos. Ang paraan po ng Diyos, yung mapakinggan ng isang tao at makabuo ng isang samahan na ang pinanghahawakan ay ang mabuting balita ni Kristo. Amen. Pastor, malinaw na ang salvation talaga, only Jesus. Only. In Christ alone talaga, no? Si Jesus ang tagapagligtas. Yes. Pero may ginawang paraan ang Diyos, yes, para tayo ay mailigtas niya. Pero kung sasabihin mong, I believe in Christ as my Lord and my Savior, wala naman tayo mababasa sa Bible na ganun ang sinas para tayo maligtas. Si Lord po tagapagligtas. No doubt, walang problema. Si Lord ay tagapagligtas. He is the Messiah. Pero sa kaganyang pagiging Messiah, lumitaw sa mundong ito. At nung siya lumitaw sa mundong ito, meron siyang ginawa. At yung kanyang ginawa, ang tawag doon, gospel. At yung gospel na yun ang magliligtas. At iyon ang gustong maiparating ni Lord sa buong sanlibutan. Amen. Praise God. O pagbigyan natin itong si Brother Reggie Ayong na siya ay nanonood sa umagang ito. Sabi nandito yung kahapon, si Reggie Ayong. Siya ba yun? Oo. Sa Pulumbuhangin. Good morning, anak. Sabi ni Sister Josie Ternal,
Pastor, napakapalad po namin sapagkat kami po ay nasa tamang kinalalagyan at tamang mga ngaral ng aming napuntahan. Kung maaari lang po sana lahat, na lang po sana ng tao ay dumako sa JCTRL nang ang lahat ay maligtas dahil sa gospel. Ay, pray sana po, kailang, pray po natin kailan yan. Nakalulungkot po, hindi po lahat talagang ano, makakapakinig. Hindi po lahat ng lahi ng hintil ay maiuugpong doon sa puno ng olibo eh. May ilan lang kasing sanga na naputol na doon lang tayo naiuugpong sa pamagitan ng gospel. Pero hindi po lahat ng lahi ng hintil ay maiuugpong doon. Maliban nakalbuhin yung puno para maidugtong yung lahat ng lahi ng hintil. Ay may ilan nga lang sanga eh na pinutol. Habag eh. Nga talaga oh, ng hallelujah. Diyos. Habag remain in Diyos. The goodness of God. Kaya nga dapat tayo na, at misan nga nasa JCTRL Church na, aalis pa, gagawa pa ng hindi maganda. Magbabakslide oh, yes, pa. Yung nasa ibang denominasyon, hindi nyo alam kung ano yung gospel. O punta kayo dito, paalam ko yung gospel. Pero yung nandito na, naalam mo ng gospel, lilipat ka pa sa iba, ibang usapan na yon. Mapalad ang pinili, sabi ni Brother yes. Ramiro. Pastor, yan ba, pumapasok ba dyan yung ang Diyos ay hindi nagtatangi? Kaya binigyan pa rin niya yung mga hentil ng pagkakataon na talagang maiupong. Plano kasi ng Diyos ito dahil habag nga ng Panginoon eh. Ang hintil kasi wala naman pakialam ang Diyos dyan eh. Kasi nga nahulog nga kasi ang tao sa pagkakasala. Pero ang Diyos nag-preserve ng isang lahi sa pamagitan ni Abraham. Kaya mula kay Abraham lumitaw sa Isaac, si Jacob at yung 12 lahi ni Jacob at yun ang itinuring niyang bayan ng Diyos. Doon nagpakilala ang Diyos sa bayang Israel. Tayo mga hintil, walang pakialam ang Diyos. Salamat sa Diyos, through Christ Jesus, tayo mga hintil, nakaabot sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya huwag ngayon mga patisod-tisod pa, no? Ay, sabi ni Sister Elizabeth Tan, Pastor, pakisama po sa prayer. Makarating kami sa second week ng August, loobinawa ng Panginoon. Amen. Amen. In Jesus' name. At sabi po ni Sister Evelyn Lanyohan, amen po, napakalinaw po ng talakayan po ngayon sa salita ng Diyos. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Nakapakinig po kami ng good news of salvation. Salamat po, Pastor Lauro, na binigyan ng karunungan ni Lord para maibahagi ang mabuting balita. Ito ang calling sa akin ni Lord. Amen, eh. Amen. Alam niyo po ba, ako dati nasa El Shaddai Ministry, at wala naman akong problema sa El Shaddai Ministry. Dahil nga sa kinausap ako ng Panginoon tungkol sa good news eh. Nung ako ay magpaalam sa ministry ng El Shaddai, wala akong inaasahan, Pastora Ruby. Hindi na nga ako ang Diyos na, Lauro, pagka tumugong ka para ipangaral mabuting balita, eh pagpapalain kita, walang ganung usapan kami ni Lord eh. Yes. Basta tumugon lang ako. At nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Kapag sinunod mo ang kanyang kalooban at ang kanyang plano, praise ang God. Church ng JCTRL ay siya maging kasangkapan ng Diyos to preach the good news of salvation. Praise to everyone. And whosoever Lord. Believes and is baptized shall be saved. And whosoever does not believe shall be condemned. Kaya nga dapat ang panghawakan, ang gagamitin yung salitang, ano yan, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga pinapakinig sa atin, pinipilit yung gospel sa atin. Yun ang Diyos ay pag-ibig. Okay, sabi ni Arisa Parias Teresa, salamat po, isa ako sa nakapakinig ng good news. Ay, pipinuntahan pa natin ito sa Rizal. Amen. Iisa siya, nakapakinig stroke nito. Stroke pa yan, yan. At nabaptize to, Pastor Rubin, nabaptize to. Nung araw din yun, nabaptize yun. Yes, sabi ni loobin po, makapunta po kami sa main church. Ayan. Amen. In Jesus' name, makarating po kayo sa pangalan ni Jesus. Pastor, alimbawa, nakapakinig, nabautismuhan. Di ba maraming mga Christian church nagbabaptize? Nabautismuhan, pero pag tinanong mo yung tao, yung Kristiyano, anong ang pagkaunawa mo? Anong dahilan? Ba't ka nabautismo? Ano pinangahawakan mo? Hindi nila alam eh. Hindi alam eh. Paano yung bautismo? Ay, di, ibig sabihin, nabasa lang sila. Ang karamihan kasi yung pangyayari ganito, aatin sa gawain ng Panginoon, tapos pag tumagal, dodoktrinahan ng mahabang panahon. Minsan may isang linggo, may isang buwan, may tatlong buwan, saka lang babautismuan. Eh, hindi yun ang paraan ng Diyos. Unscriptural po yun. Ang bautismo po, ginaganap ito right after na maunawaan mo, maintindihan mo ang Amen. Gospel of Salvation. Eto, sabi po ni Sister Emily Yubal, mapalad po kami, Pastor, dahil natagpuan namin sa inyo ang tamang pangaral sa mabuting balita ng Panginoong Jesus, purihin po ang Diyos. Eto, medyo tatagal tayo dito.
Sabi ni Brother Andrick Canto, dapat tatanong ko rin to kanine. Related po ba, sabi ni Brother, tanong ni Andrick Canto, po ba yan, po ba dyan yung predestined kung sino makakatanggap ng ebanghelyo? Okay. Ang predestined po ay biblical po yan. Sabi sa Ephesians chapter 1, verse 4. Basahin ko lang sandali. Sige, para sige, Pastor. Basahin ko lang. Yeah, paliwanag natin sandali. Ito ha, yan. Praise the Lord. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po ni Pablo, ang kausap po niya dito, mga mananampalataya ni Kristo, may lahing hintil dito. Bago pa man daw likhain ng Diyos ang sanlibutan, pinili na, may pinili na, may itinalaga na ang Panginoon. Bago ka pa lumitaw sa mundong ito, may pinilit itinalaga na ang Panginoon. Now, paano mong malalaman, paano malalaman ng isang tao na siya ay pinili na ng Diyos doon pa man? Uh-huh. Once na napakinggan mo ang gospel, that is the confirmation of our predestination. Praise God. Ito po ang sabi po, basahin ko po sa 1 Thessalonian, 2 Thessalonian. Sister Josie Ternal. No, chapter 2. Pinili na tayo ng Diyos. Okay. Ito ang confirmation. Malalaman mo ikaw ay tinawag na ng Panginoon noon pa man bago likhain ang mundong ito, bago ka po lumitaw, pinili ka na. Sa paanong paraan mo malalaman? Through the gospel. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 14. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Iyong gospel, meron pong kaugnayan sa predestination. The gospel is the confirmation of your predestination. And that's all. Kaya pag napakinggan mo ang gospel at sumampalataya ka, confirm na pinili ka na pala ng Diyos bago palikhain ang mundong ito. Naku, napakadaming tanong, Pastor. Brother Andrick, malinaw na po ba? Ang tanong po ni Sister Josie Ternal, Pastor, may pananagutan ba ang mga mangangaral na hindi nila pinamamahagi ng gospel sa kanilang nasasakupan sa lahat ng uri ng sekta? Meron po sa atin, nakakaawa po talaga ang mga taong sa kanila ay naniniwala sa mali nilang turo. Okay. Wala po silang pananagutan kung hindi naman sila ang pananagutan sa gospel na hindi nila pinapangaral. Kasi ito ang sinasabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit eh. Go into all the world and preach the gospel. Whosoever believes and is baptized shall be saved. Katunayan po, si Pablo huling tinawag ng Panginoon. Pero kay Pablo ipinaunawa yung gospel of salvation. Kaya nga sabi niya sa Galatian, ulitin ko po. Sige. Sabi sa Galatian chapter 1 verse 6 to 11. Galatians, basahin natin sandali. Ayan. Sabi po sa Galatia, chapter 1, wala ka pong pananagutan kung hindi mo may pangaral yung gospel kasi hindi naman ipinahayag sa iyo ng Panginoon. Pero pag ipinahayag sa iyo at hindi mo pinapangaral at kinatatamaran mo, may pananagutan ka. Sabi po dito sa Galatians 1, 6 to the following, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita ni Kristo.
Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng mabuting balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinasabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa tinanggap ninyo. Hallelujah. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa ako'y nais magpapurihan ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinsikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Sa Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ang gospel po hindi turo ng tao. Ang gospel po hindi ito itinuturo ng tao at hindi mula sa tao. Ang gospel po, ang mensahe ng gospel ay mismo si Kristo ang nagtuturo ito sa tao. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po ni Pastor Arnold de la Cruz, good news na good news talaga. Ang ginawa ni Jesus sa krus, grabe ang epekto sa buhay natin, nananalig sa kanyang tinapos na gawa. Sabi ni Brother Aris Carpio, tanong niya, Pastor, sa ibang church po kasi, tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso at pagsisihan, ang mga kasalanan, ligtas ka na. Ang gospel po, may dalawang approach yan. Pag in-approach mo po ang gospel sa mga Hudyo, ang response po ng mga Hudyo is repentance. Mm. Kapag po ang gospel i-preach mo sa Gentiles, ang approach po niya, ang response po ng Gentiles is faith. Kaya magkaiba po, dapat naintindihan ng lingkod, kapag ang kaharap niya Hudyo, ang approach po ng gospel, ang dapat maging tugon ng Hudyo, repentance. Katulad ni Pedro, ipinangaral niya sa mga Hudyo yung gospel. Anong tugon ng mga Hudyo? Ay kung ganyan, ano po ang dapat naming gawin? Sabi ni Pedro, pagsisihan niyo talikdan. Ang kaharap na ito mga Hudyo, ipinangaral una yung gospel sa Jerusalem. Ang audience niya ay mga Hudyo. Nung marinig yung gospel na pinangaral ni Pedro, nung mga Hudyo, ang response nila, kung gayon anon dapat naming gawin? Ang sabi ni Pedro, pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang tanggapin ninyo ang alin? Ang Espiritu Santong ipinangako sa inyo. Pag ang audience mo naman ay Gentiles, ano, ang response naman yan ay faith, pananampalataya. Kasi wala naman silang kinalaman sa pag-reject kay Jesus Christ eh. Na ipaunawa lang sa mga hintil, si Jesus Christ pala ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya ang tugon nila is faith. Ngayon, kung sasabihin mong, ay tinanggap ko naman si Lord bilang Panginoon tagapagligtas at pinagsisiyang ko naman ang mga kasalanan mo, ay hindi po talaga naintindihan ang gospel. Hallelujah. Kasi bago ka humingi ng tawad, sa kasalanan mo, ipinaunawa na doon sa gospel na pinatawad ka na bago mo pagsisihan. Ikaw ba, Pastora Ruby, pag binayaran na ba yung utang mo ng iba, babayaran, pagpipilit mo pa rin, magbabayad ka? Hindi. Sa gospel kasi, pag sa Gentile ipinangaral, bago ka pa magsisi, nandun na yung forgiveness. Hmm. Eh bakit naman, halos sa utang, nangutang ka, tapos hindi ka makabayad, binayaran ko ngayon. Mm. Nung binayaran ko ngayon, pinaalam ko sa'yo, bayad ang utang mo. Mm. Ikaw ba pagpipilitan mo pa ba na babayaran yung utang mo? Bayad na eh. Ganun din sa pagsisisi. Kung binayaran na ng gospel yung kasalanan mo, ano pa pagsisisihan mo? Sabi so, po ni Sister Baby Obani, Pastor, paano po yung isang Kristiyano na worshiper na po siya? Tanggap po ng church nila na may kinakasama po siyang babae. Ay, oh, hindi ka nakadugtong. Hindi ka isang sanga ng ulibong ligaw na nakadugtong sa puno. Kasi dadaanan ka ng dagta ng puno eh. Oh. Ay, di. Hindi pwedeng dumaan. Kasi pag nakarugtong, Pastora Ruby, yung sanga ng ulibo, yung dagta mula sa puno, dadalo yung sa sanga. Pag dumalo yung sa sanga, at ikaw na sangang ulibong ligaw na idugtong, hindi maaari hindi ka makakaranas ng kabutihan. Mm. Kasi yung dagta dumadalo eh. Kaya kung hindi mo nararanasan yung dagta, yung daloy, yung buhay, yung espiritu, ay hindi ka talaga magkasi. Kaya hindi nagbabago ang buhay mo. Hindi ka kasi nakaugpong.
Dahil kung nakaumpong ka, dadalo yung dagta mula sa puno. Pag dumalo yung dagta mula sa puno, pag dumalo yung buhay mula sa puno, mababago ang buhay mo. Amen, amen. Meron kang conviction. May conviction. Hallelujah. Kaya kung ikay Kristiyano na, mang-aawit ka pa, manunugto ka pa, pastor ka pa, nangangalunya ka, hindi ka nakadugtong sa puno ng ulibo. Kasi hindi mo nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Oh, sabi po ni Pastor Arnold de la Cruz, Psalm 34 verse 8, taste and see the Lord, that the Lord is good. Blessed is He, is the one who takes refuge in Him. Tinikman mo na rin lang naman ang sarap ng biyaya ng Diyos, kumain ka na ng todo. Kumbaga, nabasa ka na, naunanang ka na, eh magpakabasa ka na. Yun yun. Salamat din po, Andre Canto. Salamat po sa buhay ng lahat ng pastor at ginagamit po kayo ni God upang may paliwanag ang Word of God. Ang tanong ko at tanong din ni Jessica pa, Pastor, eto, may mga magkakakonect yung tanong na to bago tayo magtapos. Halimbawa, nakapakinig ng gospel, nabautismuhan, tapos nag-backslide, hindi naman umaaten. Kung totoo po yun na pinaniwalaan niya, tinanggap niya ang gospel, tapos nagpabautismo siya at nag-commit ng kasalanan, ganun ba? Mm. Hindi nagpatuloy. Dalawa lang po 'yon, 'yung sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat. Mm. Maliban na tama 'yung pananampalataya mo, hindi ka pwedeng hindi magpapatuloy. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 2, ayan. Basahin natin sandali, Pastora. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, ayan. Verse 1 and 2. Sabi dito. Okay, praise God. Ang ganda naman ng mensahe ngayon, ang ating talakayan. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang mabuting balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Amen. So, hindi pwede yung hindi ka mananampalataya. Kung ikaw'y naunawaan mo ang mabuting balita, pinanampalatayanan mo, nabautismuhan ka dito, ay mananatili ka kasi dalisay yung pananampalataya mo. Pero kung hindi naman, wala naman sa loob mo, nakinig ka lang, wala naman sa loob mo, natangay ka lang, ay hindi yung tunay na pananampalataya. Kaya sabi dito sa verse 2, naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Amen. Maliban na nga lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Amen. O ibig sabihin, sayon, wala sa loob. Amen. Praise God. Eh, Pastor, paano naman po yung halimbawang Christian, nakapakinig ng gospel, naglilingkod, nagseserve, nandito sa church, pero hindi naman kasal. Kaya nga po, hindi natin masisisi ang Diyos. Kaya nakatikim na lang, pinatikim na tayo, ayaw pa nating ayusin ang ating buhay, hindi na po natin masisisi. Kasi naghihintay lang po ang Diyos ng bilang na mga hintil na papasok doon sa pinutol na sangang ng ulibo. Pag natapos na po yung bilang, baka maiwanan kayo, nasa labas pa kayo, ang church na ito hindi nagkulang. Amen. Lagi kong pinapaalala, alam ko nasasaktan kayo, pero wala po akong magagawa, gusto kong iparating sa inyo, huwag ninyong sayangin ang kabutihan praise na God ipinadama ng Diyos sa Hallelujah ating buhay. Ayan po. Sabi ni Sister Josie Eternal, alisin na po ang katamaran sa pagdalo sa gawain upang di po tayo masama sa pagputol kasi ng sanga. Kasi pag ibinalik yung sangang pinutol na sanga ng ulibo, sabi, huwag niyo ipagmalaki na kayo nakadugtong dahil pwede rin kayong tagpasin uli para sila ibalik. Hallelujah. Kaya manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. Huwag mong ipagmalaking Kristiyano ka. Alam mo kung paano ka naging tunay na Kristiyano. Baka mamaya magulat ka, bigla kang pinutol uli at dinugtong uli yung mga Hudyo na naging matigas sa panahon ni Kristo. Pero Pastor, merong kapatiran na matagal. Yung bang matagal na siyang nawala. Actually, pumasok pa yan sa INC. Yung bang talagang nagpabaptize din siya sa INC. Pero sa tagal na iyon, at the end,
itong taong ito ay nabalik sa church. Uh-oh. Pero anong tawag doon? Nabalik siya. I mean, nakabalik pa. Eh talaga tinawag siya eh. Kahit siya nagkabalik. Kasi ang Diyos naman, sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 9, kung kayo ay kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan at magsisisi kayo. Ito po ay applicable doon sa mga Kristiyano na amen. Na nagkasala pa rin kahit Kristiyano na. Kasi napaka-importanting maintindihan po ninyo ang mabuting balita. Ano ba itong mabuting balita? Yung po ang problema, hindi alam po ng karamihan. Hallelujah. Kung ano yung good news. Pag sinabi, pag tinanong, oh, at least the good news. Ano yung good news? Bible, si Jesus Christ, kaligtasan, kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa... Samantala, ang good news, napakasimple lang naman. Kaya kung gusto yung malaman, punta kayo dito. I-share ko sa inyo ang gospel. Eh, kung tutuusin pala, Pastor, sa mga Christian churches, may kanya-kanyang doktrina. Paano magkakaroon ng salvation? Yan naman ay puro kay Jesus Christ. Okay, Jesus. Hey, how much more ito namang isang sekta na... Hindi naman si Jesus, kundi yung, ibig sabihin yung nanay ni Jesus o kaya sa tambak na rebulto. Kaya ang sinasabi ni Pablo. Kasi pupunta yung mga taong iyan. Wala tayong masasabi. Kaya napakarami niya na. As long as na Gentiles ka, ay hindi ka panghihinayangan ng Diyos kung hindi mo titingnan, kung hindi mo aalamin, kung hindi mo maririnig yung paraan ng Diyos para tayo mapabilang sa mga Hudyo bilang bayan ng Diyos, ay wala tayo, hindi natin masisisi ang Diyos. Binigyan lang tayo. Pwede ko pang gamitin yung salitang nasingit lang tayo. Nasingit lang tayo kasi hindi naman lahat ng sanga ng olibo pinutol eh. May ilang sanga pinutol para maidugtong yung lahi ng mga hintil na sasampalataya sa mabuting balita ni Jesus. Amen. Christ. Praise God. Yan lamang po. Pastor Laro, possible ba na halimbawa dahil sa yung ibang kapatiran nagkakaedad-edad, yung nagkakaroon ng nagkakaedad, medyo nagiging makakalimutin. Pwede ba na, alimbawang yung para ma-sure niya yung kanyang salvation at yung malinaw na mabuting balita ni Jesus Cristo sa kanyang mind, pwede ba siyang magkaroon ng yung bang makikinig muli ng gospel? Oo, baka hindi niya naintindihan eh. Baka kaya nga sabi ni Pablo, pinapaalala niya, 'di ba, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. Dahil 'yun ang hinala ni Pablo, baka hindi niya napapahalagahan eh. Mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Amen. Amen. 'Yan ang mabuting balita na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong ng palataya. Sa pamagitan nito, naliligtas kayo kung matatag ninyong pinangahawakan ang mga salita. Pinangal ko sa inyo, liban nga lamang kung kayo sumampalataya na hindi iniisip ang sinasampalatayanan. Napakabuti ng Diyos talaga sa ating buhay at napakasarap talaga ng salita ng Panginoon. Kasi patuloy na tayo ay alam ng Diyos eh, na maraming mga Kristiyano na hindi malinaw. Ay, totoo po yun. Totoo po. Ako po, nung ako po ay nasa ministry ng El Shaddai, ako ay paniwalang-paniwalang ako ay ligtas na. Pero isang araw po, kinausap ako way back na 2000, talagang ni-remind sa akin uli. Dahil ako, sabi ko noon sa iyo, Pastor Ruby, mukhang ilalabas ako ng Panginoon dito sa ministry ito. Anong sabi mo sa akin noon? Abay, huwag muna kaming istorbuhin. Pero dumating yung panahon na nagkaroon ako ng pagkakataong magpaalam at ako po, yung signs na hinihingi ko, binigay ni Lord. Kaya ako po, tuwan-tuwan ako yung nagpaalam. Ang problema, pati kayo na-ground eh. Wala na kayong time na maglingkod sa El Shaddai noon kasi na-ground na kayo dahil sa akin. Pero sa biyaya ng Panginoon, di ko alam kung ano ang mangyayari. Sabi ng demonyo sa akin, ito na, simula nito, katapusan mo na ng paglilingkod. Pero sa kabutihan ng Panginoon, kaya pala ko inilabas dahil merong JCTRL na lalabas dito sa lugar na ito. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Papurihan natin ang napaka mabuting Diyos sa ating buhay. Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Sa buhay ni Pastor Lauro, pagpalain siya. Medyo nag-overtime tayo, Pastor Ruby. Amen. At napaka kasi ang mga kapatiran ay walang patid sa mga kakatanong. At pagpapatunay na talagang pinapahalagahan at interesado sa salvation na ibinigay ng Diyos sa atin ang mabuting balita ni Jesu Cristo. Tayo po'y manalangin. Pero pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka po namin.
Pinasasalamatan ka po namin, Lord. Salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Lord, alam na alam po namin, damang-dama po namin lagi. Napaka-special po namin sa inyo at mahal na mahal niyo po kami. Panginoon, lagi po kami nga tinatamasa namin at nabe-benefits po namin, Lord, ang mga salita mo, O Diyos. Lalo sa araw na ito, natitiyak po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Panginoong Jesus na aming tinanggap, kaya kami mananatili upang ang mabuting balita mo, Hesukristo, hanggang sa muli mong pagbabalik ay makasama po kami sa iyo po, sa pagsalubong po namin sa inyo. Lord, iba yung kalusugan, kagalingan po at lakas para po kay Sister Nanette Versosa at sa lahat po ng stroke and strong survivors, in Jesus' name. Pagpalay mo rin po, Lord, lahat na may mga transaksyon sa araw na ito't bayarin. You are the God of Provider. Lord, pagpalay mo din po, Panginoon, ang lahat ng mga may misyon, lalo-lalo na, Lord, inihingi po namin ang pagsama mo, O Diyos, para po sa wow mamaya, Lord, the 5:30 in the afternoon. Lord, lagi mo kaming papangunahan at sasamahan at patuloy mo po kami ibukod sa sanlibutan at ang aming mga pangalan ay patuloy po nakatala sa aklat ng buhay. Salamat, O Diyos, sa buhay ni Pastor Lauro. Patuloy mo siyang puspusin ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mo siyang bigyan, Lord, ng your spirit of boldness sa kanyang pangangaral. And cover them, Lord, with your mighty blood, Lord Jesus. And continue to lead him, Lord, in every decision he made. Lord, maraming salamat po sa buong sambahayan po namin, sa buong pamilya ng nakikiisa ngayon. We declare, God, as for me and my house, we will serve you, Lord, in spirit and in truth. At ayaw mo, O Diyos, tabasahin namin lagi ang iyong pong biyaya at habag na inalay sa aming lahat. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka. Salamat po ng marami. In the name of Jesus, everybody say amen and amen. Shout out po kay Tatay Ople Platilla at kay Tatay Celso de la Cruz. Mamaya po ang kabataan ay meron pong workshop ang youth. Mamayang alas dos po ng hapon at 5:30 po ang ating pong mamaya din yan, words and worship. Maraming salamat sa ating Diyos. Purihin ang Diyos ng walang kasindakila sa ating buhay. Love you, Jessica Palt and Ruby Anites. Amen. Praise God. Love you, Net Versosa. Be healed in Jesus' name.